Yeah. Yun na, basta. So, nakikita nyo naman. Well, nakita nyo, nakalagay na sa title at nakita nyo sobrang laki ng box. Unang-una, nagtagumpay na tayo sa balak ko na nakuha ko na yung Chewy na laptop kay Bekbek kasi hindi niya naman ginagamit. So, yung nag-check ako nito. Yun nga. Kasi nga, yung Chewy parang nakuha natin around roughly 10,000 pero nasa 11 something, di ba? Pero 10,000. Ito kasi, nasa 6,500. Ang original price niya based dun sa itel na Shopee or sa website nila, parang 13. And then lumabas naging 8999 tapos 799 as mayroon binigay silang voucher na 7599 hanggang may lumabas pang 1000 na voucher. So nakuha natin siya ng 6599. And kapag pag binibili ko nga lumalabas na ano na eh na 13,000 something. Wait. Ayan, nasa na yan. Nawawala. Nag-complete na ba? Receive. Ito. Ayun, no? Nakuha natin ng 6,556. Pagbibili ulit tayo ngayon. Wait lang. Ayun, no? Pagbibili tayo, lumalabas na 13,000. So, anyway. Share ko lang. So, sa 6,599, bago tayo pumunta dun, makakabili na tayo ng decent na desktop, actually yung tower medyo luma, yung may mga i5 wag i3, medyo okay lang i3 pero depende sa paggagamitin. i5 siguro pwede na yun, matatapat mo dito sa ganung presyo, pero hindi mo siya babibit-bit, hindi, unlike nito, hindi ko pa nakikita yung total na itsura niya, so makikita natin pare-pareha, sabay-sabay, pero yun nga. So, siguro kung portability, lamang na agad to. Pero laki nito para sa ano? 14-inch eh. 14-inch. Okay. Pili pa tayo dito. Dito. Pwede ko dito buksan. Kaso nga lang madudumi. So kaya dito na lang. Okay, so feeling ko di naman natin kailangan na ito dahil sobra-sobra. Uy, ano na naman? Ay, nagmantsa. Oops, naalog. Kala ko kasi may, ano, naayos na natin yung, napayos ko na yung tumutulo-tulo dito banda, pero una meron siyang bag ba to? Ay, hindi, kala ko yung kasamang bag. Okay. So ito na yung unit. Wala na namang kasama, ayun. Bukod sa ito, to ano ba itong weight na to? Ayan. Flash Express Sale. Ayun yung presyo nyo. $7,999. Okay. Tabi muna natin to dahil medyo malaki. At kung may maririnig kayong nagkukulitan, sina 50 na naman yun, nasa likod. Kasi nga, kakalabas lang nila sa kanilang kwarto. Uy! Ay, may bag! Nagdigan ko na nga ka. Kaya nag-iingit ako kanina maggupit, pero wala lang. Oops. So, ang catch dito pala, unang-una, na-check po na yung specs. Windows 11 siya, pero kasi 4GB lang. So, kaya ba ng 4GB sa Windows 11? Pero kasi home lang naman yun. Ayun yung parang freebie, di ba? Kasi dati, parang ganda nung bag niya. Kasi dati, pag bumili ka ng laptop yung madalas may kasama, desktop, kailangan mo bumili ng separate OS nun, di ba? Pero ngayon, dahil nga yung Windows 10, Windows 11, parang meron na talagang kasamang OS, which is yung home. Tapos option mo na lang kung i-upgrade mo. So, yung home, magagamit mo na, usable na naman siya. Ay, wait lang. Speaking of magagamit, baka kailangan natin ito. Puti na to.
tatabi ko lang to dito. Yun nga, so we, magagamit mo na naman siya, pero syempre, limited yung ano, limited yung usage mo. Pero for day-to-day use, okay na yun. So unless na kailangan mo, pwede naman, pwede ka mag pwede ka magpirata, pwede ka mamuli ng online ng yung mga keys. So option mo na yun. So okay, so punta tayo dito. Una bag, maganda yung bag niya. Grabe yung sobrang sulit niya sa presyo na 6,500. Sabi mo nang 6,600, may kasama na siyang bag. Decent yung bag, yo. Hindi naman siya parang putyo-putyo lang, eh. Pwede, yo. Oh. Ayos yung bag. Oh, may lagay na rin. May lagay ka rin ng charger. Meron pa dito. Ang gilid pa. Sakti, parang yung bag na to, man. Sabi mo ng mga 500 din to, eh. Ay, meron pang tindi, meron pang charge dyan. Saan yung ano nun? Ano nun? Ano to? Tatagal tayo. Pag check ko kung para saan to, kung anong extension na to. Pero yan. Okay, so, oops. Ano tayo dito? Pero yun, ang catch pala nito. Hindi pala to para sa'yo. Ang catch pala nito ay, ito yung bibigay ko ay Beklek. Magpapalit kami. Kasi nga, kinuha ko yung Chewy. So, siya yung gagamit nito. Yun. Kasi nung binibili ko, or tinitingnan ko to, ang technique ko, ginagawa ko, ina-add ko na siya sa cart. Add ko siya sa cart. Ngayon, pag lalabas yung mga sale, may makikita tayong lumabas na voucher o ano man, yun. Tsaka natin bibili. Tapos, may parang pink na ganito eh. Kaya sabi niya kung gusto niya daw, eh, pag-check, wala naman iba. Pero, wala na, nakuha ko na yung Chewy. Okay, so, may touch tape pa dito. Okay. So, feeling ko hindi naman kayo masyado magiging interesado sa box, pero ito na lang din yung box. Able to 7... Ooh, legit ba? 7.5? I doubt, pero 2 terabyte expandable storage part. I doubt, pero narrow bezel. Okay. So, yan, wala namang gilid. Ito, ITEL family. Itsura niya. Ito yung sinasabi ko. Yung tinitingnan namin nung nag-check ako, parang ngayon may nakita siyang pink. Pero kasi ito, silver lang to. Nandito na rin pa yung specs niya. Ayun o. Ayun, Windows 11. Celeron 4020. Based dun sa research ko, mas malakas yun sa Chewy. Kasi parang 5010 yata yun or N5. Hindi ko matandaan, pero alam ko mas mataas yun or mas malakas yung proc nun. Pero okay, so 6,500 brand new laptop, 14-inch. Ano pang para kahit dun lang yung price point lang na yun. Okay, may warranty card. Yan. Warranty card. Tapos mayroong ito yung charger. Unboxing lang to, yung testing and all, siguro separate na natin para hindi tayo masyadong mahaba. Pero ito yung makukuha nyo. Walang cuts, walang kahit ano. O yan. Okay. Ito sa mga ganito, sana yung sa mga manufacturers, sa mga gumagawa, sana type C na rin. Kasi para hindi na tayo, alam mo yun, paglalabas tayo, kasi usually type C na naman lahat ng mga devices, di ba? Pero sana, ayun. May, ang hirap kasi ng ganito, magbibit-bit ka pa ng separate charger. Pero malay mo, baka may type C port yun. May type C na ano, saksakan. Check natin. Mamaya. Oops. Sige. Oh, uy. Punta na tayo sa laptops. Okay. Maganda naman yung packaging niya. Kahit sabihin mo na sa presyo niya, medyo mura eh. May hindi siya tinipid yung packaging. Oops. Ano to? User manual. Hindi na natin kailangan yun. Ito, sasaksak natin for charging purposes. Di ko sure kung kailangan ni charge, pero kadalasan naman out of box may laman ng battery. May battery naman, pero di ba? So, pero charge na natin. Oops. Okay. Able to 6,500 na laptop. Okay. Ay, yung itsura. Maganda ba? Oops. Sakto, thumbnail na rin natin. Oops. Ayan.
Decent, pwede na. Pag inangat mo. Oh! May kamuka, di ba? Anong kamuka? MacBook. Di ko alam kung bakit pilit nilang ginagaya or hinahalintulad nila sa... Hinahalintulad, eh, no? Hindi ko alam. Siguro yun yung parang ano nila, parang standard nila. Pero, eto hindi ko lang masyado trip tong mga palinya-linya na to. Siguro kahit wala na to. Sana ginantod na lang nila. Or baka eto yung parang nag-differentiate sa kanya sa ibang laptop. Pero wala lang. So, gilid ta. Oo. Okay. So, iba to kasi halos lahat ng laptop ngayon walang LAN port. Pero ito may LAN port. Okay. Expandable. Ito yung sinasabi na 2TB. Audio jack. Kensington lock. Tapos, gilid ulit. Okay, dalawang... ito. Check natin kung gagana yung charger dito. Pero yan. HDMI. Ano tong isa? Ba't dalawa? Audio jack ulit. Pero yan. Sa ilalim, wala na naman. Sa ibaba. Check ko mamaya to. Or hindi, separate video na lang. Buksan lang muna natin kung ano yung itsura. Tapos load natin kung mabilis or ano. Kung okay. Yan. Okay. Pwede. Ito lang, medyo matangkad to. Medyo matambok to. Ayan, ito. Pero, on na natin. Wala. Okay, kailangan lang ng madiin ng onte. Oops. Ayan na lang kaya thumbnail ko. Ayan, para mas maganda yung thumbnail na yan. Okay. Hindi ko sure. Ito pala, sorry. Kaya pala, kala ko dalawang audio. Hindi. Parang malayo to for audio. Feeling ko ito yung power. Feeling ko. Kasi ito may ilaw eh. Okay, anyway. So, saksak natin and check natin kung gumagana. Pero kailangan niya gumana kasi hindi siya gumana. Hindi siya mag... Oops. Halog. Just, mabilis naman. Okay, so may indicator naman. Ayun o. Hindi ko sure kung nakikita sa camera pero ayan, nagbiblink-blink. Okay, so wait natin ng konti. Yung sa mga nagtatanong kung upgradable, i-check natin. Pwede ko... Hindi, gusto ko lang pakita sa inyo yung unboxing experience kasi kadalasan ayun yung wala pag... Bibili kayo mamaya, nakita nyo ng pagbukas, eh, okay na yun. So, ayan, yan yung expect nyo na makukuha nyo. Oops. Okay. Windows 11. So, ito yung basic setup. Setup na natin para kay Bek-Bek. Pwede na yun. Medyo mabagal lang onte. Pero, again... Hindi, sakto lang. Yes. Skip. Connect muna natin. Oops. Oh, teka lang. Okay. Okay, connected. Next. Ay, inyo pala nakikita. Sorry. Ayan. Okay, for updates. So, yung mga ganito pala, tulad nga sabi ko kanina, may kasama ng Windows 11 Home. Kung balak nyo i-upgrade ng Pro, hindi nyo naman kailangan mag-format. Kailangan nyo na lang ng license or bibili na lang kayo nung key. And then, papakita ko sa inyo kung saan mamaya. Actually, pwede natin gumawa tayo ng ano nun. Separate na quick video pang para mag-upgrade either Windows 11 or Windows 10. Okay. So, wait lang. Yeah. Uy, sino yun? Yes, Manong. Sige lang, dyan lang.
Ayun, sit back and relax lang daw. Pwede eh, para sa akin, sa 6,500. Actually, ano siya, dahil transion siya. Usually competitive talaga yung price nila, no? Even sa mga cellphones. Anyway, baka pasukin na nga nila itong ano. Baka sa susunod, may maglabas na ng ano, yung Infinix na laptop. Kasi parang, doon sa tatlong brand na yun, yung Infinix, Infinix, Itel, tsaka ano yung isa? Masa yung isa doon. Usually parang ito yung parang pinakamura nila yung sa brand. Hindi ko sure na eksakto, pero parang ganun ang pagkakatanda ko. Infinix parang yung more in gaming. Kasi doon sa mga cellphone na nabili ko, parang yun yung pinakaan eh. Parang budget friendly nila. Okay. Fast forward nyo na itong part na to, medyo kasi ito medyo matagal, para hindi na natin ini-skip. Medyo nakakainip din, no? Mas mabagal siya ng onte kumpara dun sa... Okay, skip ko na ng download, man. Hanggang pa mag-download. Okay. Oh, yan. Fast forward nyo na lang. Kahit ako naiinip din ako, medyo mabagal siya sa... Mas mabagal siya na-expect ko. Pero sabi, this could take 30 minutes, so... Wala. Wait lang tayo. Siguro I suggest pag magaganto ka, actually depende rin naman sa internet mo eh. Pero kasi kung naka 1 gig yung LAN mo at yung internet mo ay eh, mas mataas sa 300 Mbps, go with wired. Pero kasi itong ano natin, pumapalo ng 400, 500, minsan 600 yung sa wifi kung onti lang naman yung device na nakoconnect. Pero kasi since may LAN cable naman to, mas mabilis. Again, mas mabilis yun if ano ka, if mas mataas doon yung in speed nyo. Pero kung nasa 100 pababa lang, okay na yung wifi. Pero syempre, mas stable yung wired. Wala na, share ko lang. Pin.
Ay. Okay. Ayun pala yung 5, 4, 3, 2, 1 natin. Sorry. Hindi ko na nga makalimutan. Okay. So, ito na yung final. Medyo, feeling ko medyo mahaba na to. Pero, again, na-skip. Hindi naman natin skip. Kumbaga, fast forward ko na lang kasi mahaba talaga ang tagal. Yung nag-set up ako nito, yan yung nakikita yung desktop. To desktop sa likod. More or less, 15-20 minutes. Tapos na. Pero, kasama na yung updates doon. Kasama na updates. Focus siya. Okay. Nagbabali yung ano natin. Okay. Yan na. Ah, kasi mapabilog. Parang yung fina-focus niya. You know, tinatry niyang i-auto-focus. Ah, okay. Update na naman. Waiting ulit. Finally! Okay. So, umabot na tayo dito sa... sa desktop. Okay. So, maganda sa Windows 11 at saka sa mga ganito, usually kasama na yung... Ayan. Device Manager. Medyo ramdam ko yung bagal niya kasi hindi naman mabagal. Nako-compare ko siya sa mga ginagamit kong computers. Okay, so 2 cores na 1.1 disk drives. SSD na naman pala to, so pwede na. Try natin yung camera. Camera testing. Ay. Medyo kita niyo naman yung tutok. Alam niyo yung camera ng mga webcam dati sa computer shop. Ganto. Pero pwede na. Hindi siya ganun kaganda pero feeling ko hindi maganda na yung lighting natin eh. Yan, pero ganyan itsura. So pwede na. Pwede ka naman bumili ng external if needed. Pwede ka isa pa, sa Windows 11, pwede mo naman i-connect yung phone mo. Parang yun yung gagamitin mong camera. So, pwede na rin yun. Okay na. Decent. Na typing test tayo. Kasi napansin ko yung hoops. Typing test kung okay yung ano, pag sa type. Oops. Multi-type. Ito pala, pakita ko sa inyo yung speed test. Ito yung isang problema pag naka-laptop kayo na medyo budget levels. Kung mapapansin nyo, hindi niya kaya yung sabay-sabay. Ayun, no, medyo naghihikahos. Medyo naghihikahos siya ng bahagya. Pero pwede pa rin naman, di ba? Yan, kung nagsasabay kayo, oops, speed test. Speed test natin, man. YouTube. Sound trip tayo ng ano. Oops. Globe. Mabilis yung internet natin ha. Hindi sa internet to, yung sa laptop talaga medyo mas mabagal siya mag-process pero again, so habang nag-load yan YouTube at yung speed test, typing test muna tayo kung okay naman yung built-in keyboard niya.
Ayun, okay nga kasi napansin ko na nga na para siyang build, tawag dito, MacBook build. So medyo familiar ako sa feels niya. Mas maganda yung keyboard nito kaysa dun sa ano. Kaysa dun sa, tawag dito, Chewy. Yung Chewy medyo lumulubog eh. Pwede na. Pero ito medyo mabagal, min. Tinagaan mo. So, sa magtatanong kung pwede sa gaming, again, pwede sa gaming, pero kung napapansin nyo, pag-load pa lang ng YouTube ng yan, yung speed test, medyo mabagal ng bahagya. So, pwede naman, kaso nga lang, mag-aantay kayo. Pero hindi siya recommended. Kasi una, wala naman, ano ba, walang radio, walang graphics to eh. Ayun, lalagay. Wait. Walang ano. So namatay na yung isa kong tag dito camera. Medyo matagal na kasi tayo nag-video. Tuloy-tuloy parang 40 minutes na yata. Wala tong ano, display built-in Intel lang 'yo. Intel Graphics 600. Ang bagal niya compare. Ano ba to? 2. Or baka nag-update pa naman kasi sa background. Hindi, wala eh. Huh? Safely remove. Eh, wala naman nakakonek. Oh, shit. Wireless LAN adapter. Bakit may wireless LAN adapter dito? Ano to? So, built-in lang yung... Hindi, ano... Pag in-check mo natin, hindi gagana. Built-in wireless LAN adapter, you know? Ayun, no? Ooh, bakit siya ganun? So, naka-plug lang? Try natin mag-restart kasi feeling ko may mga nag-install na mga apps pa sa background. Pero yan. 4 gig kasi, puno na eh. Kinakain nyo. Ayun o. Unang suggest ko dito, if magaganto kayo, kailangan talaga upgrade. Minimum 8 gig, pero actually hindi na kaya ng 8 gig rin ngayon eh. Dapat talaga 16 na ngayon eh. Pero yan, bitin tong 4 gig na to. Isipin mo 8 gig, 4 gig, tas 2400 pa yung ano niya. Ayun. Restart na lang. Pero feeling ko dito na natin tatapusin. Feeling ko na test ko naman yung... Yan, nakita nyo naman kung ano yung makukuha nyo sa presyong 6.5. Wait, buksan ko lang isang... Lipat tayo doon sa isang camera. Wait. Okay, so tuloy nga natin dito pero patapos na rin to, mabilis na lang. Una tinesting ko ng ayan tong USB port na to, hindi siya gumagana for charging. Mamimili ka talaga tulad na sabi ko start ng video kasi una itong adapter na to kailangan mo siyang bitbitin kung magya-charge ka, hindi siya gumagana yung typical na USB and then sa hindi ko sure kung gagana pag yung USB to AC adapter. Baka bibili tayo ng mga ganun para matesting natin. Tapos isa pa, 4 gig siya. Tapos yung adapter niya, nag-disconnect, hindi ko pa nakoconnect. Tatry ko after. Kasi lumalabas na ano lang, naka-plug lang, you know, feeling... Tatry ko buksan.
may time naman tayo makakapag-check tayo nito. Pero again, ang ano dito is for the price of 6,500, meron kang brand new laptop. Although again, may mga catch, which is yun nga na nabanggit na naman natin, or pwede ka naman bumili ng yun nga, yung desktop PC, yung mga ginagamit sa Pogo, yung ginagamit sa mga office na nagsara. i5 na ganun, usually nagre-range ng 5,000, 6,000. Actually, may mura na nga. Meron nang nakita ko mga 4,000 para sa specs na i3 yun. Mga i5, mga nasa 6,000, 6,500, or minsan 8,000. Pero, again, yun, magagamit mo talaga sa all throughout. Ang issue lang naman dun is hindi mo mabibit-bit. Pwede mo mabibitin sa labas, pero magbibit-bit ka ng external monitor, external keyboard, mouse, and all. So, pili ka. Mamimili ka rin talaga. May mga drawbacks, pero again, kanya-kanya tayong trip. So, feeling ko dito na muna natin tatapusin. Kung may tanong kayo or kung gusto kayong pa-testing, nakibek-bek naman to, pwede naman, pwede naman natin hiramin para for testing purposes. Pero sasagutin ko na agad for gaming, hindi ko siya recommended. Nakita at napansin nyo naman, wala tayong pinutol na video, medyo mabagal talaga. So, yun lang. So, dito na natin tatapusin. Again, ITEL Able 2, presyong 6,000, yun yung makuha mo. Bye-bye na guys, and babu.